natin okay sila. Huwag na natin patagalin, di ba? Huwag na natin yung unang contender natin for today from Metro Manila na si Marvin Ilagan. Oo. Na may pagbabanta sa mukha, ala, sabi niya. Ala, ayan na, ayan na. Oh. Hi, Marvin. Hello, good afternoon. Kamusta? Ayos lang. Taga saan sa Metro Manila si Marvin? Caloocan. Caloocan. Uy, malapit sa Novaliches. Opo, malapit. Oh. Isang tricycle lang yan mula dito eh. Tatlong tumbling lang. Tatlong tumbling isang kembot lang yan. Anong pinagkakaabalahan ni, ano, ni Kuya Marvin? Sa ngayon, naghihintay lang ako ng contract. Kontrata. Kontrata. Anong klase ka? Mag-OFW ka. Palis, pero kung pala rin. Saan bansa po kayo pupunta ko ya? Back to Saudi. Saudi. So nung galing ka na sa Saudi, tapos gaano kakatagal sa Saudi? Two years. Nice. Yung kontrata mo ba sa Saudi, ikaw yung ano, kahit kailan mo gustong umuwi or meron ka talagang kontrata na may... Specific date. Bali, after 2 years, pwede kang umuwi yearly. And then depende na lang sa iyo kung gusto mo i-continue. I see. Okay. Ano ho ba ang trabaho niyo sa ano po sa Saudi po? Sales assistant po. Sales assistant. Anong klaseng kumpanya to? It's a Italian company siya. Wow. Oy, yun. So buongiorno. More on our products is Italian, like mga pasta. Oy, sarap. So bali no nasa Saudi ka, kumakanta ka doon. Oh. Ano, nag-gig kayo, nagko-contest kayo sa Saudi? Bali yung mga OFW natin doon, na mga kababayan natin doon, binigyan nila ako pag may events. Wow. Okay. Ay, kagaya nung isang contender natin, di ba? Nasa mga TFC, di ba? Ano yung Birit King? Ano yung Birit King? Yun sa TFC naman yun. Okay, iba naman. Ano yung mga barrio fiesta? Di ba may barrio fiesta sa mga ganyan-ganyan sa OFW? Yung mga gatherings ng mga Pinoy? Meron. Most of the time sa mga resorts. Ayun. Sila nagsiselebrate. Pero matagal ka na bang kumakanta talaga, Kuya Marvin? Nag-start ako kumanta when I was 9 years old. Paano mo na-discover yung talent mo ng pagkakanta? Wala eh, kunti nag-ano lang eh. Siguro kanta-kanta lang sa bahay and then yung natipuan ko lang sumali sa competition. I see. So kumakanta ka sa bahay, nag-umpisa, tapos competition na kaagad. Nananalo ba? Sa una, wala pa kasi medyo baguhan pa. Pero paunti-unti, na-develop na rin sa mga amateur singing. Pero ito po yung pinakauna-una yung competition na sinalihan sa TV? Or meron hindi na po? Hindi. Meron na before. Saan? Other network, tsaka dito. Other networks. Ah, dito? Saan ka sumali dito dati? Sa Pinasikat. Pinasikat. Nice. At least, di ba, hindi ka tumigil sa pangarap mong pagkanta. Kasi ganun naman talaga, dapat hindi tayo tumitigil. Oo nga. Yes. Pero since may experience ka na sa TV, yun nga, sa TV contest, ano nararamdaman mo ngayon? Kinakabahan ka pa rin ba? Or mas alam mo na yung gagawin mo dahil meron ka na experience sa TV competitions? Yes. Siguro, ito kasi yung pagdating, ito yung pinaka unang-una ko na naman na pag-appear sa TV after 2 years na pagtrabaho sa abroad. So, medyo nakakapanibago, pero excited. Tsaka may gong tayo. Oo. Dagdag ano yun. Huwag mo na ipa. Hindi ko pinaalala. No pressure, pero may pressure talaga yung gong eh. Pero nasa Saudi ka pa, meron ka rin sinasarihan doon ng mga singing competition. Yes, ganun. Apo. Anong klaseng singing competition doon? Okay lang sabihin. Kahit hindi lang siguro yung may lugar ba to? May ano ba? Wala naman. Basta sa Riyadh. Sa Riyadh. May family ka na ba? Okay lang. Okay. May family ka na daw wala ba? Pa po. Wala. May girlfriend? Wala pa po. Ay nako, mamaya marami na yan. Mag-message sa Facebook mo. Marami mag-a-answer yung mamaya. I hope so. And you hope so. O yan guys, narinig nyo. He's hoping to see your messages later. Pero balik tayo sa pagkanta ko yung Marvin. Di ba sabi mo, 9 years old. Yes. Sino to? Si mother ba ang nagtulong sa yung ma-enhance yung talent mo? Parehas po sila. Parehas sila, yes, mother and father. Mga magulang talaga. Yes po. So doon yun talaga nag-umpisa yung, kumbaga, pagkanta hanggang sumasali ka na. Yes po. Actually, family kami ng singer. Uy! Ako yung panganay din na impluwensya niyo mga kapatid ko. So, lahat kami kumakanta. So, aasahan ba namin na yung mga kapatid mo isasali din sa tawag ng tanghalan? Sa tamang panahon. But hindi pa ba sila and ready? God's perfect time. Medyo, busy pa sila sa school. So, gusto mo na doon. Yes. Okay. Pero tama yun, no? Bakit di naman but kailangan... But they can join if they want. Pagkatapos nilang mag-aral, doon sila sumali, di ba? Yes. Siyempre, magkakaroon pa tayo ng year 3, year 4. Marami pang season ang tawag ng tanghalan. Pero Kuya Marvin, mukha namang... well off, kumbaga sa buhay, nagtatrabaho, ganyan. Yes. Ano yung pinaka-reason mo bakit ka sumali ang tawag ng tanghalan? Gusto kong, kasi maraming sumasali, bali
marami rin nag-joke sa akin sumali sa tawag ng tanghalan. So bakit sabi ko, bakit di ko subukan? Try ko. Sabi ko, wala namang mawawala. So enjoy ko yung araw ko ngayon. At dahil dyan, nandito ka na. Yes. That is the best way right, to enjoy your blessing. Day, no? Mm-hmm. Yes, bro. Pero, malay natin. Oo. Uy, pero sagit lang, no, nabanggit niya na mag-a-abroad na siya. So nag-aantay na. If ever, halimbawa, alam ko maaga pa, no? Pero pag halimbawa nakapasok ka, na, halimbawa natalo mo ang ating defending champion, paano yun? Willing ka bang munang i-give up si abroad at manatili muna sa Pilipinas? Dito na po ako. Ah, dito na mo. At least, di ba? Yeah, andyan lang naman yung abroad. Ay, oo, tama. Tama nga. Anytime naman pwede umalis. Oo. Thank you so much. Good luck. Thank you so much. God bless. Good luck. Yeah.